Okay, shiki kan, never see you now. Okay guys, isang magandang gabi sa ating lahat. Napakapalad naman natin ngayong araw, mga kaibigan. Magkaroon ng isang in-depth review nitong bagong smartphone na binili ko. At syempre, sa logo pa lang, alam na natin kung anong klaseng smartphone to. This smartphone is really made for gamers like me. So, introduce na natin ang ating for review na smartphone for today. Ay si Asus ROG 2. ROG stands for Republic of Gamers. So, nakikita nyo ngayon po dito, ito yung kanyang box. And of course, mapapansin nyo na nasa gilid din po yung kanyang mga accessories, which is yung aero case natin and yung ating aero cooler. And meron din ako dito ang isang case, bumper case, no? Magkakaroon ako ng separate review about sa mga accessories niya. But first, tayo muna ay magpo-focus dito sa smartphone. This phone is already at my hands for almost 2 weeks. And itong video na to is magsasabi ng kung ano yung naging experience ko gamit si Asus ROG 2 for the past 2 weeks. Pero bago ako mag-review nito, tignan muna natin kung ano yung pinakang itsura ng ating phone. Front ng ating phone, ano? So nakalagay na rin yung tempered glass dyan. Hindi lang full ang nilagay ko. Then, at the side, makikita nyo po dito ngayon sa side, build ng ating phone. Next is, makikita nyo rin po yung back ng phone. Siya ay pure glass with metal finish po dito sa bandang side na to. Ito yung camera natin, which is dual setup. Then, meron tayo dito ang kakaibang part sa phone na to, which is yung ventilation niya kapag umiinit yung phone while using it for heavy games. And of course, umiilaw na logo, which is yung Asus ROG logo niya. Ito yung kakaiba sa phone na to kasi talagang feel na feel mo ang gaming dahil nga sa RGB setup. On the side part, so butas to ngayon kasi tinanggal ko siya, ginagamit ko siya for aero cooler. Ito yung SIM ejector tool niya narito. Then sa lalim, ito yung USB Type-C and yung 3.5mm headphone dyan. And mismong harap niya, narito lang yung ating speakers. And yung front facing camera, then dito sa side na to is yung ating volume rocker tsaka yung power button. So magkakaroon tayo ng review kung kamusta naman ang paggamit ko ng Asus ROG phone. So guys, I'll be back in a few minutes. A few moments later. Okay guys, we're back. So, narito na ngayon tayo para sa review, impression. Ano yung mga features na tinatago nitong Asus ROG 2? So, ano yung mga natuklasan ko na pwede mo magamit for games? And of course, ano yung mga cool gimmicks na pwede mong makita sa ROG 2? Hindi ko man siya may isa-isa, but still, I can point some of the features na nakita ko sa ROG 2. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin ngayon. Ang specs ng ROG 2 is flagship type. Una, meron siyang Snapdragon 855 Plus, which is top of the line processor. Pangalawa, meron siyang 8GB na RAM at meron din siyang 128GB of ROM or storage. So, itong hawak ko ngayon is the Tencent Edition, which is globally flash kasi China ROM siya. Then, meron pa tayong Strix Edition, Elite Edition, tsaka Ultimate Edition. So, pinakaiba-iba lang ng tatlong yun is the storage and of course, yung build sa likod and pati yung supported band dahil mostly itong Tencent Edition is for China. Then, isa rin na nakakapabilib sa phone na to is ang kanyang battery. So, ang battery niya is 6,000 mAh na halos tatagal ng 2 days for average use lang. But for heavy gamers, 12 hours ang pinaka maximum time ng paggamit mo sa heavy game. So for me, usage nito, umaabot naman talaga siya ng 12 hours to 15 hours kasi hindi ako masyadong heavy gamer. Although ang ginalaro ko lamang is Mobile Legends, Asphalt 9, and nilalaro din ako ng mga RPG and online games dito sa phone na to. But most of the time, I always use this phone for playing Mobile Legends lang. Ang isang feature din ng phone na to is meron siyang kakayahan na i-release yung hangin na mainit dito sa phone gamit yung ventilation niya. So, maganda to kasi kahit sabihin mong uiinit siya, nai-release naman niya yung init sa loob ng phone. And that is a good thing, especially kapag nalagyan mo siya ng aero.
isa rin na nakakahanga sa phone na to is hindi dahil lang sa kanyang gaming capabilities at sa specs niya, pati din yung kanyang camera, which is a 48 megapixel camera, dual setup. Gagawa ko ng separate video regarding sa mga sample shots ng ROG 2. Then syempre, ang kanyang front facing camera naman is 24 megapixel. So napakataas talaga ng camera setup nito kasi hindi lang siya basta-basta for gaming. Then syempre, meron siyang on display na fingerprint scanner. So mabilis yung response niya. So yun oh. Hindi niya mabuti. Mabilis yung response nung fingerprint scanner. Ginagamit niya ngayon na UISD ROG UI. Then, meron siyang isang feature na nakakatuwa din naman dahil siya talaga i-build for gamers. So, si Asus, naglagay sila ng kakaibang interface para lahat ng games mo is ma-setup mo. So, ito yung Armoury Crate. So, yung Armoury Crate, ito siya. Kung pinindad mo siya, specially built for gamers. Nadyan na lahat yung mga games. Kung nag-download ka man ng mga games sa Play Store, then may mapupunta po sila ngayon dito sa Armoury Crate. Then sa console, isang magandang feature ni Asus is nakatitrack yung CPU usage mo, memory usage, GPU usage, pati yung storage usage mo. Even the temperature at saka yung speed na ginagamit mo throughout the game ay nakikita rin. Tapos, pwede mo silang iset up dito. So, medyo malalim ang discussion ng mangyayari kapag inisa-isa ko to. Pero, to make it simple, pwede kang mag-set ng fan speed mo, system lighting, na kaya nga umiilaw yung likod. And of course, yung Game Genie, yung manage yung games. And meron din siyang X mode. Yung X mode, so ngayon, bubuksan natin sa X mode. Yun. Sa X mode, siya yung gagawin niyang mas smooth yung gaming experience mo by allocating all possible resources ng RAM at ng CPU, pati GPU, dun sa game na nilalaro mo. Ganda to kasi magiging smooth ang gaming experience mo. Plus, ang refresh rate ng phone nito ay 120. Normally, lahat o karamihan ng mga phones nowadays ay gumagamit ng 30 to 60 na refresh rate. The ROG 2 has a 120 refresh rate. Mas mapapabilis at magiging smooth yung gaming experience mo. Especially kung maglalaro ka ng PUBG, ng Call of Duty. Then, isa rin namang magandang part ni ROG 2 is ear triggers. So, kung makikita niyo siya dito sa taas, kung napapansin niyo, ito yung ear triggers niya. So, simulan natin magbukas ng isang game. Yan. Maganda yung... Bago ko pala introduce yung mismong game, marinig niyo mo dito, tsaka dito. Yung tugtog kasi stereotype na speaker yung narito. Welcome to Mobile Legends. So ngayon, i-on natin yung ear triggers. So dito sa gilid, makikita niyo yung Game Genie. So yung Game Genie, meron siyang iba't ibang uri ng features na pwede mong gamitin at i-customize kung ano yung gusto mo. Ina-allow din nito na pigilan yung mga alerts, yung mga calls, and yung lock ng brightness para hindi siya lalabo biglang lilinaw. Then, meron siyang real-time information para ma-check kung ano yung status ng phone mo. Meron din siyang frames per second dito, which is 60 kung makikita nyo, temperature, speed ng processor, pati kung naka-on or off ang Xbox. Sa gilid naman, mapapansin nyo yung speed up, which is pwedeng gamitin for system optimization. Then, narito na yung ear triggers. Sa ear triggers, pwede mo siyang i-customize. Itatapat mo lang to itong blue at saka red, kung saan mo siya gustong itapat. Sa akin, tatapat ko siya dito sa attack. At dito ko naman nalagay ito sa heel. Then, i-on ko lang to, then pwede ko na siya i-close. So, ito yung pipindutin ko para umatake one strike, yung hero ko. One skill. Yan. Mapapansin nyo, umiilaw yung red sa taas dito. At pag gusto ko naman mag-heal, pwede ko naman gamitin to. Kasi nakaset na siya doon sa ear triggers. Okay guys, so we're back. Ngayon, sasabihin ko ngayon guys yung mga nagustuhan ko dito sa Asus ROG Phone 2. Ang una ko talaga nagustuhan sa kanya is yung battery life. So yung battery life nito na 6,000 mAh, sa daily usage ko ng paglalaro, plus surfing, plus YouTube, I can say na umaabot to ng 8 to 10 hours in a single charge. Na yung battery ko, umabot pa siya ng mga 40 to 30% pa. Isa rin sa nagustuhan ko is yung kanyang 120 na refresh rate.
Kaya bakit? Kasi nung nag-try ako maglaro ng mga games such as Mobile Legends, then nag-try din ako ng Call of Duty, iba yung smoothness na ibinigay nito kaysa dun sa mga existing phones na ginagamit ko ngayon. Iba talaga ang smoothness na ibinigay ni ROG. And I think mag-aagree sa akin lahat yung mga may-ari din ng ROG 2. Mas mararamdaman mo talaga at may immerse mo yung smoothness. Isa din sa nagustuhan ko sa ROG 2 is yung camera. Yung camera niya na meron na 48 megapixel with Sony IMX, talagang maganda, nakakabilib lang. Sobrang linaw, sobrang sharp, tapos maganda yung quality at colors nung mga shots ko. Kasi mahilig din ako mag-picture ng mga landscape tsaka portrait photos. And napansin ko na napakaganda ng ibinibigay ng cameras ni ROG 2. Next is, ang isa ring magandang feature para sa akin dito ni ROG 2 is yung speaker. So, grabe guys, napakalakas ng speakers nito. Kasi gumagamit to ng DTS speaker dito sa taas tsaka dito sa ilalim. May isa pang feature si ROG 2 and meron din tong outdoor mode. Ngayon yung outdoor mode kasi kung nahihinaan ka pa dun sa speaker niya sa taas at sa baba, pwede pang i-amplify ni outdoor mode yun. So, magiging mas malakas pa. Pero, hindi siya magiging sabog. Kasi, dahil dun sa DTS speakers, isa rin sa nagustuhan ko dito kay ROG 2 is yung display niya. So, yung display niya is meron siyang 6.59-inch na display. Plus, yun nga, yung 120 refresh rate niya. So, I can say, napakalaki nung display na to. And hindi siya masasabing maliliitan ka pa sa display nito kasi maganda talaga yung ibinibigay na display nito. AMOLED pa siya and maganda yung color na pinapakita. So, madami pa akong masasabi guys dito sa Asus ROG 2. For me, this is a win-win, no? Sulit na sulit. Kasi dito sa phone na to for the price 26K plus bumili din ako ng mga accessories. So, sabihin mo nang naka 30K din ako. Para sa akin, yung sobrang sulit yung 30K na nagastos ko for the phone. Masasabi mo pang mura, unlike sa mga flagship phones ngayon na umaabot ng 40 to 50,000. So guys, I hope nagustuhan niyo yung video. Dito na magtatapos yung aking review for the ROG 2. So kung hindi ka pa subscriber guys, so click mo na lang yung ating subscribe button and hit the notification bell for more updates and tech reviews. So guys, see you soon. Thank you very much and have a wonderful day.